pa si Papawi nagbabalik at kung bago ka lang sa channel ko, is welcome, no? Welcome kayong lahat dito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, at kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, subscribe na! I-ring mo na rin yung bell para ma-notify ka kung may mga upload ako or may mga mangyayari sa channel ko. So, yun. So, ngayon, ang gagawin natin, eh, hindi muna tayo vlog na naglalakad na nagsasalita. Yun. Ngayon, ang gagawin natin, eh, mag-aano tayo ng limang uri ng mga inanak tuwing Pasko. So, are you ready? Let's do this. Let's go! Number 1. Ito yung inaanak natin na matatawag natin Ninong Pengeng Money. Itong si number 1, mga kaibigan, eh, siya yung inaanak mo na yung mag-aaginaldo sa'yo, pero ito yung hindi aalis habang ala kang aginaldo, ang habang ala siyang natatanggap na aginaldo. Ito yung inaanak mo na magbe-bless sa'yo, tapos mga 30 minutes na siya nakaupo, siyempre opera mo ng candy dahil pumunta sa inyo. So, mga 30 minutes din siya nakaupo, eh, ala pa rin yung hanggat di mo nabibigay yung aginaldo niya, eh, hindi siya alis. Ang masakit pa, hindi lang siyang mag-isa. Marami siyang kasama, mga kaibigan. Hindi lang siya isa, hindi lang sila dalawa, hindi sila tatlo, kundi lima pataas pa. Ayos lang sana na, okay, bibigyan kita dahil nanak kita. Pero ang masakit, mga kaibigan, hindi mo naman pwedeng bigyan yung inaanak mo ng malaki. Siyempre, mga bata sila, magseselo sila, iiyak sila. Makukonsensya ka. Ito lang ang masasabi ko. So, yun, mga inaanak, may mga ninong nyo, patulad ko, wala pa akong trabaho. At alam nyo naman, ang mga ninong nyo, eh, ang ninong nyo, kaya naging ninong, para gumabay sa inyo. Okay. Ang ninong nyo para gumabay. Hindi kami Bangko Sentral ng Pilipinas para hingan nyo ng pera, no? Hindi naman sa nanghihingi kayo. Hindi kami Bangko Sentral para hingan nyo ng pera. Andito lang kami para gumabay. Pero wala kami magagawa. Yun na yun. Number two. Eto naman yung inaanak natin na matatawag nating food digger. Eto kasi yung inaanak natin na pupunta sa bahay nyo, hindi hihingi ng aginaldong pera, hindi rin hihingi ng gabay, at kung hindi, manghihingi lang ng pagkain. Sila pa, may ganito kasi ah, hindi ko nilalaan, pero yung may base na yung idadahilan pa na ay ang layo kasi na pinuntahan namin, nauho kami, pwede pong makiinom ng coke. Ayos lang sana ako sasabing makiinom, ayos pa yun eh. Ang masakit, mga kaibigan, sasabihin, magbibigay pa ng tatak, pwedeng makiinom ng coke. Di po kami actually, hindi naman yung inaanak yung mga nagsasabi ng ganun eh. Kadalasan yung mga kasama ng mga inaanak. Yung mga nanay na, yung feeling na ino-orient pa yung anak nila, yung sasabihin, oh, pagdating natin kila ninong, ang hihingin mo ko. Tapos kila ninang, chocolate, ganun. May, yung tinuturuan, kung ako sa mga kasama, hindi naman sa lahat na nanay, hindi naman kasi nanay iba, so huwag nyo pong ino-orient, pabayan nyo po yung mga bata kasi hindi na, sila po yung namamas ko. Number 3. Ito naman pong inaanak natin na ito, eh, siya naman yung inaanak natin na matatawag natin tambay. Ito, wala tong kasamang matatanda dahil
It's either kapitbahay, kalapitbahay, o kalapit barangay lang siya. So, etong inaanak na to, de, magbe-bless sa'yo. Oh, magbe-bless. Normal yon. Pagka-bless sa'yo, bibigyan mo aginaldo. Siyempre, yon. Para hindi na makapagsalita. Pagbigay mo ng aginaldo, siyempre, painumin mo. Oh, baka kainin mo ice pa yon dahil ang masakit lang mga kaibigan, yung pupunta siya ng alas 8 sa inyo, tapos uuwi siya ng alas 6. Yung feeling na kayo lang ininom niya, ganon, yung tatambay siya ng mula alas 8 hanggang alas 6, doon na siya magumagaan, doon na siya magtatanggalian, tapos may merienda pa. Siyempre, ikaw naman na ninong mahihiya ka. Dahil ninong nga, mahihiya ka. Pero wala kang magagawa, tol. May mga ganun talaga. Hindi ko sinasabing lahat. Wala po ang pinapatamaan. Yun lang. May mga ganun lang kasi na gagawin nilang tambayan yung bahay nyo. Yung feeling na kayo lang yung pwedeng aginalduhan. So, yun. Payo ko lang sana mga inaanak. O, kahit hindi to lahat inaanak eh. Meron din na iba na hindi nyo siya inaanak. Meron yung kapitbahay. Kahit hindi nyo siya kaano-ano. Basta gagawin lang tambay yung bahay nyo kasi alam na madami kayong tira sa Noche Buena. Madami kayong ilalabas. Kaya, kung sa inyo, ito lang ang may papayo sa inyo mga kaibigan, mga inaanak, mga kapitbahay, mga kalapitbahay, mga kalapit barangay, lahat na! Ito lang ang mapapayo ko sa inyo. Hindi naman kasi tambayan ang hindi naman kasi tambayan ang bahay, no? Number 4! Ito naman po yung mga inaanak natin na magbe-bless sa'yo. Siyempre, inaanak mo, malaki ibibigay mo. So, siyempre, inaanak mo, magbe-bless sa'yo, bibigyan mo. Ang masakit dito, mga kaibigan, ito po yung matatawag nating promoter. Ang masakit, pagbigay mo ng malaking halaga dahil nga inaanak mo at medyo happy ang Pasko mo, Rico. Happy ang Pasko mo, siyempre, magbibigay ka ng malaki-laki dahil nahiya ka na, dahil mga 5 years ka na nagtatago doon sa inaanak mo. Ang masakit, mga kaibigan, pagkabigay mo ng aginaldo at ang tawag doon, oo, aginaldo. Pagbigay mo ng aginaldo, mga kaibigan, ipopromote ka sa mga kasama niya. Siyempre, mga kasama niya nahiya dahil ikaw nga lang inaanak nung tao. Tapos, ipopromote mo pa sa mga kasama mo. Ito pang sasabihin niya, mga kaibigan. Uy, mga tol, malaking magbigay si Ninong. Sumunod na kayo sa akin para madami tayo ipon. Ito lang po ang masasabi ko. No? Inaanak ko, tawag dito, kaya lang naman nagbigay si Ninong dahil marami na siyang utang, tas medyo, siguro medyo kwan yung, ano niya, yung Pasko niya, medyo happy, medyo asensado sa pantaon ngayon. Pero hindi mo pwedeng, hindi naman sa pwede, pero mali yun eh. Mali yun ipopromote mo na magmumukha pa kasing yung mga kasama mo, magbe-bless lang sila para sa pera. Number 5. Etong si number 5. Eto naman yung masasabi nating oriented na mga inaanak. So, etong si number 5, mga kaibigan. Etong si number 5. So, kunwari, eto yung nanay na to, pero parang inorient natin kayo. So, etong number 5 na to, sila yung oriented nga. Sila yung, kunwari, sasabihin ni nanay, oh, inaanak, marami kang ninong dito. Dito ka sa kanto ng Gumamela. Anak, marami kang ninong dito sa Gumamela. Andiyan din si Doktor Manok, tsaka si Doktor Kalapati. Doon ka mag-ginaldo kasi malalaki bigay nun, tsaka madami ninong mo. O, ikaw naman kuya. Kuya, doon ka kay Street Sampaguita.
andun si Dr. Kwakwak tsaka si Dr. Tweet Tweet. At yun dalawang yun, Nino mo tsaka si Kagawad Arpap inaanak doon. So malalaki magbigay yon. Lalo na si Kagawad ah, maliit na yung bigay na 1,000 noon. Pagka hindi pa nagbibigay, huwag kang aalis. Malaki magbigay yun ha, sayang. Oh, ikaw naman, Bunso. Oh, kayong dalawa, tapos magkikita naman tayo sa 7-Eleven ha. Kami ni Bunso, doon naman kami sa street ng Mangga. Dahil nandun lahat ng mga inaanak, tsaka yung mga kumpare-kumpare ko. Ay, kumpare-kumare ko. So, kita-kita tayo sa 7-Eleven, tapos computing nyo na para pagbigay nyo sa akin, sakto na, tapos yung mga expenses si Les. So, ayun, ang natanghayan nyo ngayon, eh, ang limang uri ng mga inaanak tuwing Pasko. So, kung nagustuhan nyo itong video, don't forget to like, comment, and subscribe. I-ring nyo na rin yung bell para ma-notify kayo kung may mga bagong, may mga latest na upload sa channel ko, kung may pakikaman. So, i-promote mo na rin sa kaibigan mo para dumami kayo, magparami kayo mga kaibigan. Nice ko nga po palang sabihin sa lahat ng mga tao dyan, sa mga viewers ko, sa lahat ng mga suportang, sa lahat ng mga sumusuporta sa aking pagbablog at hanggang ngayon eh, andyan pa rin kayo. Gusto ko lang kayong batiin ng Merry Christmas and Advance Happy New Year. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko. Kahit alam kong walang kwenta eh, nanonood pa rin kayo at patuloy kayo sumasubaybay sa akin. Malaki kayong parte ng buhay ko. So, malapit na rin pala tayo mag-reach ng 100 subs. Yun, no? 100 subs. I think 82? 82 na kayo? So, 18 na lang. Bahagyang tulak na lang mga kaibigan. Mag-iisandaan na kayo. So, yun. Salamat ulit. Peace out.